the full soul loaded and holy God, but to the hungry soul every bitter thing is sweet. As a bird that wandereth from her nest, so is a man that wandereth from his place. Ointment and perfume rejoice the heart, so that the sweetness of a man's friend by hearty counsel us. Thine own friend and thy father's friend forsake not, neither go into thy brother's house in the day of calamity, for better is a neighbor that is near than a brother far off. Let's pray po naman. Salamat sa mga salita, Panginoon, na alas dalawang taon na namin nag-aaralan. Pray ang Proverbs na to Lord, at tanim Lord sa mga bata, especially sa mga adult. Kita namin ang inyong wisdom dito lang na pinakita. So just a compilation of our Proverbs, but pili po ito Lord na nakasama sa iyong salita Lord. We pray na palagay namin ito Lord, at nanawaan din, balik-balikan, dahil ito po ay puno ng aral at katalinuhan. We pray na gagabay niyo kami as we study this, as we finish this point, we go to the Revelation series po. Kaya po, lati, in Jesus name we pray. Amen. Okay, mga po na po. Amen. So, ito po yung sikat, no? 27.1. Pwede yan sa soul winning. Boast not. Ano yung boast? Nagyayabang. Pinagmamalaki, no? Huwag mo ipagmalaki sarili mo ang bukas. Ang sabihin na, pinagmamalaki mo yung bukas? Ay, may bukas. Ano sabihin nun? Eh, lahat naman may bukas. Ba't pinagmamalaki mo? Sino nagmamalaki sa bukas? Maraming pera. Yung mga bata, di ba? Or, yun nga, yung mga sa soul winning, yung mga, natulad kanina, sabagay, mukhang honest naman si ate. May ano lang, kasi INC nga eh. Hindi niya makuha, syempre. Pag ganun, alam natin yung focus natin, di ba? So, tatlo na yung pinakita ko sa kanya. So, John 1:14, tapos 8, Hebrews 1:8, and then, nakot ko lang yung ibang ano. Revelation 1, Almighty. Sino yung Almighty? Alpha and Omega. Medyo na ganyan siya. Okay lang natin. Ayan, so, eh, saka na yan, saka na ito. So, ang nagbo-boast ng tomorrow, yun nga, yung kala nila, maubuhay pa sila bukas. Eh, lahat ng tao ganun. But especially yung mga, yun nga, yung nag, hindi, pwede pa yung bukas, bata pa ako. Next year na lang. Kasi yung sabi sa atin, maganda ng memory verse to, eh, baka bukas, wala na. Yung sabi, for thou knowest not, alam mo ba, mangyayari bukas? Last year, alam ba natin na may sasabog na vulkan, may pandemic, next year, alam mo ba yun? Ano ba nangyari this year? Lindol. Si Kobe, Lindol, lagi na may Lindol eh. Bagay, ang vulkan daw, halos ano yun eh, every year naman yun. Hindi lang nakakover yung iba, sinesensationalize. Actually, kato yung virus, ganun din. So, pero hindi mo nga alam kung ikaw yung isa sa mga may biktima ng mga calamity. Mga bata pa kayo, saka ako na yan. 11 pa lang ako eh. Bata pa ako. Saka ako na yung seryosohin yung salita ng Diyos. 13 pa lang ako. 18 pa lang ako. Ha? 42 pa lang ako. Ilan taon na eh? 38. Peter, ano ka? 9. Magna, 9 pa lang. Hindi mo masabi, kung kailan ka, babawian ang buhay. Kaya never kang wag magmamalaki kung kanino man. Sa church, minsan ganun din. Saka na ako maglilingkod. Ano ako mag-soul winning. Saka na akong babasa. Hindi mo alam. Amen?
Hindi mo alam. Bata ka pa, maintindihan mo na yun. Hindi mo alam kung kailan ka babawian ang buhay. Kung tamaan ka lang ng ano dyan eh. Hindi mo alam, okay? So, verse 2, sobrang kaiba na. Ito, kasigat din ito, kinukot ko minsan ito, di ba? Let another man praise thee and not thine own mouth, a stranger not thine own lips. Ang sabihin nun? Hayaan mong ibang tao ang pumuri sa'yo. Eh di, ako na lang, eh, walang pumupuri sa akin, ako na lang. Yung sabi, hayaan mo, ano yung sabihin nun? Yung sabihin, pag hindi yung pinupuri sarili mo, gumagawa ka ng mabuti. Habang gumagawa ka ng mabuti, hindi man papurihan ng iba ikaw, hindi man ngayon, diba, pag tuloy-tuloy kang, diba, gumagawa ng mabuti, later, no? Sa online, pag mag-share ka dun, lalo pag review, wala alas nakaka-appreciate. Bihira yung makaka-appreciate eh. Pero, obviously sa Bible, ano yun? Talagang isa yun sa trabaho natin. Mga tao kasi ngayon, gusto piniplease sila. So, medyo madali lang to, di ba? Naintindihan niya, di ba? Mayabang to. Yabang mo naman. Nagbubuhat ka ng sarili bangko. Alam mo ba yan, mga bata? Masama ba yun? Kung literal yun, di masama yun. Kanya-kanya tayong buhat. Pero pag sa, ano, figurative, sabihin, kahit sa Facebook eh, mag-share-share, mag-quote, tapos andun yung tao. Misang kahit maganda yung, ano, kaso kung heretic, di mo lang i-share yung word of God? Do, walang mintis yun. Kaya ako, niwasan ko rin yung ganun. Itong sinabi ng ganitong tao, yung taong yung pala may kasiraan. Kaya hayaan natin tayo ay purihin ng iba. Yun ay magagawa natin pag tayo gumagawa ng mabuti, hinahayaan lang natin sila, hindi mo sila pinipilit. Oh, nakita mo ba yung ano? Maraming ganyan eh, di ba? Oh, nakita mo ba yung ginawa ko? Oh, wala akong masabihin. Yeah, so medyo obvious na yan, especially nga. So hayaan natin silang magpuri sa'yo. Bakit better yun? Or end, sabi sa Bible din, pag ang iyong alms ay done in secret, the Lord will reward you openly. Ganun din sa panalangin. Pag nanalangin ka, alam mo naman. Alam mo, nag-preach ka na. So yung mahabang panalangin, yan sa ano yan? Private yung ginagawa. Okay. Verse 3, a stone is heavy. Paibasa po, ready ko. The stone is heavy and the sand is weary, but a whole rock is heavier than them both. Okay, kailan lang. Kahapon po, nag-ano ako eh. Nag-gardening ako. Kasi nakikita ko yung mga ibang garden, namatay na. Yung bulak, yung mga halaman ko. Nakatiwang-wang dun yung ibang pot. Walang laman. Hindi sa isa ko. Tapos yung binili kong magandang bato dyan, nakatambak lang dyan, hindi nagagamit. Ang puti. Ang puti. Binuhat ko, ang bigat. No? Ganun din kahit yung mga, ano, yung paso. Pati yung lupa, nasira pa. Hindi sa isa kong, ano, pinala ko. Manalaman nun. Mabigat ba yung ano? Hindi ako masyado ng construction, pero ng mga bata, kisubok din ako makihalo ng semento eh. So mabigat yan. Pero ang sabi dito, pinasok niya minsan yung, bigla niyang pinasok yung ano, yung galit ng, anong sabihin nun? Di ba? Yung bato, kung anong bigat yan, yun na yun eh. So tansyado mo na yun. Pero pag mayroon daw isang loko-loko na galit, ang hirap niyan. So ano kailangan mong gawin? Dapat mong gawin. Buhatin mo lang. Ganun ba? Kung kaya mo. Pero kung kaya mo makaiwas, umiwas ka na lang. Kaya tayo dito, hindi natin ano, welcome lahat.
yung kapatulong, okay, pero mga baliw eh, mahirap buhatin yan. Yan ang sinasabi dito. Ngayon, kaya mo talaga, di ko. Ganun ka mature, ganun ka katalino, ganun ka lakas. Eh, karamihan naman tayo nang galing sa waking fool, di ba? Bata. Sabi sa Bible. Ang sabi sa Bible? Foolishness is bound in the heart of a child. But? But the rod of correction shall drive it far from him. Kaya kayo pinapalo. Kasi yung foolishness ay yun, di maano, sinabi ng huwag maingay. Mag-aral mo buti. Ba? Tama ng laro. Kinabukasan, ganun na naman. Diba? So parang nakatali na yung ano, foolishness eh. Eh may pamalo. Uy, nasa na yung foolishness? Wala na yun, tumakbo na. Palo eh. Kita na punta doon. Ngayon yung fool, okay? So don't be foolish. So habang kayo, mga bata pa kayo, ah, napakaganda nung maaga kayong mag-mature. Pwede ba yun, no? Kaya nga ito ginagawa ito eh. Para sa inyo, hindi kayo katulad ng bata na susubukan nyo lahat sa buhay nyo, saka kayo magsisisi, tapos saka kayo mag-church, sira na yung buhay nyo. Gusto mo yun? Di ba? So matuto na kayo, bata pa kayo. Ah, malungkot kayo. Okay. Sige pa, makibasa itong verse 4. Ready, say. Wrath is cruel, and anger is outrageous, but who is able to stand before envy? Okay, nakita nyo ba? Halos parang magkapareho. Eh, magkapareho. Magkasunod yan eh. Feeling ko pinagsunod yan. Kasi yung una, parang sinasabi, naku, delikado yung ano, loko-loko, tapos nagalit pa. Pero verse number 4, eh, mas patindi mo pala doon. Kasi wrath is cruel. Di ba? Pag ang galit, again, madalas ay hindi ang Diyos, galit ng Diyos, talagang delikado rin. Pero, hindi sa lahat. Paparusahan niya yung talagang dapat parusahan. Pero yung mga loko-loko, no? Ang sinabing cruel, ang Diyos ba cruel? Actually, sinabi sa Bible na God is cruel. Okay? Mali yun ah. Hindi, ibig sabihin lang na nakakatakot siya. Talaga may gagawin siyang masama sa'yo. Pag-deserve ka doon. Diba? Hindi niya panabasa. Anyway, sabi, what is cruel and anger is outrageous. So, paggalit ka, di ba? Parang yung mga nabalitaan natin, di ba? Dahil hindi ka nagsuot ng mask. Baka magkasakit ka. Lalo mo sinaktan yung tao, no? Kasi nagalit siguro, takot na takot siya, siguro, commandment sa kanya, dapat lahat susunod. So, nagalit siya, yun, nakasakit siya. Kaya, again, lagi natin iiwasan na hindi magalit. Ngayon, pag talagang galit ka, tama naman, okay yan. Pero, anger is cruel and anger, that is cruel and anger is outrageous, kaya iingatan natin yung mga magalit. Maggalit ka, lalo ka mag-ingat. Pero sabi dito, naku, wala yan. Pero sabi, but who is able to stand before envy? Mahirap na yung galit. Mahirap na yung galit ulit. Nakatakot na yun. Eh, pero yung tao inggit daw, ay, mahirap yan. Ba't ganun? Kasi pag inggit yan, dumidiskarte yan. Di ba? Pag at galit ka, at least nakikita mo, tapos alam mo, masama yan kasi pipigilan mo eh. Pero pag inggit ka sa isang tao, sa isang iba dyan gumagawa, naalala ko talaga yung nagtatanong sa akin, sabi ba naman? Parang yung tanong niya, hindi ko malaman kung ba't nagtatanong yung pala, masama na yung intention. Parang gusto kong pahiya dahil eh, sinel ko lang naman yung sinel ng kaibigan ko, sabi ito kasi. Nakakatawa eh, tungkol sa alak, sabi nung isa, some people are so miserable, they need a beer to enjoy life, parang ganun. Siyempre siguro may tinamaan. Galit na galit eh. Pero hindi niya pinapalata na siya ay galit. So, tanong-tanong lang kunwari.
Yung pala, yung hirap doon. Kaya ako, iniingatan ko yun. Hindi lang magulat pag may tinira ako ng tao. Ganun po yan. Ang hirap ng inggit. Ngayon, sinong kawawa doon sa inggit? Sinong sisirain ng inggit? Yung kinainggitan niya. Ha? Yung kinainggitan niya, tsaka yung sarili niya, pareho. Pareho kang sisirain yan. Tama yun, yung kinakainggitan mo, pagpaplanuan mo, pero ikaw din, sira ka rin. Kasi salip na ginagawa mo yung dapat mo lang gawin, puro kainggit dyan, hindi ka makamove on. Diba? E ang pagpapala pa naman, sa Bible, ang pagpapala, ang Diyos ang may hawak din eh. O, ba't mo siya kakainggitin? Kung sabi pala sa Bible, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nag-aalis, kasi sino kinakalaban mo? Hindi eh. Parang kinakalaban mo ang Diyos. Kahit pa sige, unrighteous siya. Sabihin natin ganun. Eh, hinayaan ng Diyos yun eh. Huwag mo kaingitan, di ba? So, ulit-ulit tayo din sa Proverbs doon. Ano daw yung isa sa mga hindi mo kaingitan? Yung wicked. Ba't mo kaingitan yung wicked? Eh, kasi sila yung mayaman eh. Wicked nga eh. Kaingitan mo yun? Huwag. Okay, kaya... Ang galing yung ano ng Bible. Who shall stand before envy? Anong sabihin ng language na yun? Who is able to stand? Di ba? May yun sa YouTube na ano eh. Yung mga loko-loko rin. Nagpapatawa lang. Pag may malakas na bagyo, ay ginagawa na. Lumalabas, no? Kasi may video. Ah, ganyan sila, oh. Eh, lakas ng bagyo, di natatangay na sila. Pero, sinusubukan nilang tumayo, di ba? Wala lang, ewan ko. Mamalaki, nag... Ha? Siguro, inaano, oh, delikado talaga yun kung may ang lakas ng hangin eh, kung may lumipad na, ano. Pero gusto ko lang dito ng sabihin, di ba, ang hirap tumayo ng tuwid pag malakas yung bagyo. So, kung malakas yung bagyo ng galit ng ibang tao, yung lalo daw yung inggit. Hindi mo kaya, yun ang sinasabi dito. Tinatanong niya kung sino yung makakatayo, ang ibig sabihin niyan, walang makakatayo. Pag ikaw ay inggit, hindi mo kaya yan. Bandang huli, sisirain ka yan, sirain yung ibang tao. Hindi, normal yung inggit, di ba? Gagano'n kay iba eh. Yeah, normal yung feeling ng inggit. Pero pag manatili ka doon, actually, hindi nga rin normal yun. Depende ano. Ano yung sabihin ng normal? Sabihin ng normal sa'yo, yun yung madalas mong ginagawa o yun yung madalas mong na-encounter. So, hindi pa rin tama. Aba na yun. Hindi ko nangyayaan yan. Okay, so huwag kang inggit. Ano pwede mong gawin sa inggit? Meron akong buong preaching yan eh. So, magtiwala ka na ang Diyos ang may hawak ng lahat. Eh, bakit kami pinanganak yung mahirap sila, yaman nila? Diba? Huwag kang mainggit. Always realize na ang Diyos ang may, ano yan, may hawak na. Amen? Yan. And then ito, sikat din ito, 27.5. Ready, go. Open with you is better than secret love. Ano yung secret? Okay. Ano yung rebuke? Ha? Pagtutuwid. Okay. O, pinagsasabihan niya, pinokorek mo, especially pinapagalitan mo. So, anong better? Rebuke or love? Ha? Both. Okay, medyo okay yung love, di ba? Kaso, ginamit niya side by side. Maganda talaga yung love. Kaso kung sikreto yan, ay kahit paano love. Pero pag may open review, masama yun. E kaso, sinasabi dito, baliktad, mas maganda yun. Pinagalitan mo, pinahiya mo pa. Ha? Mas maganda na yun sa secret love. Ibig sabihin, ang pinag... obviously, ang kinukumpara dito, yung rebuke, nag-rebuke yan ng may pag-ibig.
Obviously, pag walang pag-ibig yun, hindi maganda yun. Pero kaya naging better siya kasi kinumpara siya sa secret love na ang rebuke ay love pa rin pala. Kaso pag hindi nakikita yung love na yan, kasi nga secret, mahal ko siya pero hindi ko gagawin yung dapat kong gawin, which is pagsabihan ko siya. Hindi ko gagawin yung kasi mahal ko siya. Okay, mahal mo siya, kaso mas maganda daw yung open rebuke. So yung sabihin lang nito, napakadala sa atin, magulang man yan, kaibigan man yan, member sa pastor man yan, at even sa pastor man yan, kaibigan, kung ano man yan. Pag nakita mong kailangan i-rebuke tong taong to, mas maganda na i-rebuke mo na kaysa sabi mo, mahal ko naman siya, ipakita mo. At paano mo mapakita yun ng tama? Eh, may mali na nga ginagawa. So, yung kanyang kamalian, eh, medyo malaki na tapos sasabog na. Ang kailangan niya at that time talaga, ang pagsabihan, uy! Alam mo ba yung pinagsasabi? Alam mo ba yung ginagawa mo? Kung yun ang kailangan niya, ibigay mo. Diba? Kung wise ka rin at talaga mahal mo siya. Hindi mo iniisip yung sarili mo, eh, magagalit siya sa akin eh. Napakahina mo naman. Wala kang pang-ibig sa tao enough na parang i-risk mo yung reputation mo or something. Yung galit niya. Risk mo. Mahal mo siya, diba? O ganun yun. Men? Men. Tindahan niyo ba? Ang bilis eh. Alam na alam niyo yan kasi mga bata, pag pinagalitan kayo, mahal ko yun ang magulang niyo. Gurado yun. Diba, sobrang tinata mo. Bahala na siya lumaki nung paano siya lalaki. Hindi ganun. Hindi ganun dapat. Okay, so kabisaduhin nyo rin yan. 27.5. Lagi ating kinoko dyan. Hindi natin lang nasaan. So ganun din yung 6 ngayon. Pakibasa, ready, go. Grateful are the wounds of a friend, but the pieces of an enemy are deceived. Okay, bilis ako na lang. Ganun din yun. Yung sabihin ng wounds of a friend, sinugatan ka, di ba? Dahil sa masakit na salita. Pero kaibigan mo yun, kaya sinabihan ka masakit. Pero yung sakit yun, after mo masakit, at marirealize mo, siguro mali yung ginawa ko. Di ba? Kaysa naman, inahalikan ka nung mga, okay ka. Yung pala, niloloko ka na kasi, hinahayaan ka ng mabilog yung utak mo. Pag nabilog yung utak mo, saan ka na mapunta? Sa kapahama ka na. So kaysa sabi niya, mas maganda pa yung wounds of a friend. Nasaktan ka nga, pero gumawa sa'yo yung kaibigan mo. At may sabi dyan, faithful. Ano yung faithful? Matapat. No, at pwedeng mapagkakatiwalaan. Kaya pag kaibigan mong tama yan, totoo yan, kahit sinasaktan ka na sa salita, isipin mo, bakit ako saktan ng kaibigan ko? So, ganun ka rin sa kanya. Kaibigan ko to, ayoko siya mapahamak. Okay, kaya medyo sasaktan ko siya. Again, ganun naman sa mga magulang, papaluin yung anak. Pero alam ng magulang, ito makakabuti sa'yo. So, ganun din sa church. Yung pastor sa member, bakit kailangan yung pastor sumigaw-sigaw? At ginawa pa akong example, napahiya ako. Diba? Minsan, pagkailangan eh. Amen? Kaya ginagawa yun ng kaibigan. Okay. Daming aral dito, pwede tayong yung mga nag-preach na Proverbs lang eh. Subukan ko yan eh. Napili kami ni Pastor Ron, kahit saan, basta Proverbs. Kala ko mahirap, hindi pala, dali lang, dami. Minsan isa dalawang verse, tapos yung ano, naka 30 minutes ka na. Okay. Tindihan yun ha. Huwag niyong, hindi ibig sabihin na sinaktan ka, hindi ka mahal. Okay. So isipin mo kung bakit. 7, ready? May basa pa, ready, go. A poor soul is loaded and honeycomb, but to the hungry soul every bitter thing is sweet. Okay, gutom na ba kayo? Sino gutom na? Okay, ulitin ko. Anong isabihin ng loathe? Loathed. Loathe. Ayaw or hindi lang ayaw. Tama yun. Ha? So, ayaw na ayaw. Hate. Pag sinabing hate, loathe, you hate it. Okay? Pero pwedeng ganun, nasusok ka. Iba ganun. Nasusok lang, pwede rin. Ang sabi dyan,
ano daw yung ano yung soul? Tao lang yun, okay? Ano yung full? Puno. O, pwede, busog. Tama yan. Exactly. Ganun, doon ako punta eh. So, pag isang tao daw, para itong mga anak ko, diba? Si pastor dito, ganun ang kwento eh. Dati kasi, nung pinagpala ako sila, sabi niya, sabi nung anak ko, oh, pag-chicken na naman. Eh, dati, pag-chicken nata, mahal pa ngayon ang manok. Napakamura na rin. So, ayaw mo nung masarap. Okay, kasi busog ka. Kaya si Street Time yung nasabi, naku, gutuming kaya natin to para kumain. Kaso, maya-maya, merienda. Biscuit. But the hungry, yung kabaligtaran nun, but the hungry soul, or but to the hungry soul, ang isang taong gutom, every bitter thing is sweet. Kung sinabing bitter, mapait. Kung sinabing sweet, matamis. Pero pag gutom daw yun, kahit yung mapait, matamis sa kanya. Ano sabihin nun? Ha? Kaya kayo, sabi, gutumin ko kaya ito. Hindi ko makain yan. So, anong message? Ba't sinasabi sa atin ito ngayon? Yan. Kasi pwede natin itong pagkuhaan, pwede natin i-apply itong salita ng Diyos. Diba? Kaya may sinasabi sa Matthew 5. Alala nyo yun, he that thirsteth and hunger for righteousness. Ang ganda nun, ginabi niya positive yun. Pero bakit gutom? Positive yun ba? Kasi pag gutom ka sa righteousness, Bible na naman, sige, sige ba? Eh, kahapon lang Bible study tayo, ngayon ulit. Kanina lang Bible study, ngayon ulit. Kasi gutom ka, yun ang positive. No? Pero yung mga tao daw, nabanggit ko sa Jeremiah kasi nabanggit yun eh. Yung mga karamihan, kaya ang hirap katukoy ng mga mayaman, busog na sila sa palagay nila, satisfied na sila sa palagay nila. Ang hirap yung ofera ng kaligtasan, salita ng Diyos. Kasi mayroon din silang Bible, mayroon din silang church, hindi tinuturo yan, pero kahit paano mayroon sila at sa palagay nila, puno na sila dun. Diba? Kaya ang style natin ngayon, soul winning, katulad yan, papakita mo sa kanila na dapat magutom sila. So, tatanungin mo, saan ka ba church? Naku, ano ako eh. Praise the Lord ako. Pentecostal ako. So, alam mo na, dapat. So, hanapin mo kung saan siya mag-hunger sa tamang righteousness. Lagi naman yan sa ating kaligtasan. Ligtas ka ba? Okay? So, kahit feeling niya siya ay busog, pakita mo kung saan siya gutom. Yun ang message nito. Kasi hindi naman sabihin dito, ano eh, wala lang. Eh, alam naman namin lahat yan, ba't ito pa sinasabi? Merong application to. Kaya yung sa Jeremiah nga, kaya yung mga talagang makasalanan doon, di ba? Sino yung mga sobrang makasalanan? Yung mahirap ba o yung mayaman? O pareho. Madalas yung mayaman po. Ang yaman na niya, naghahangad pa rin. Kasi nabigyan sila ng advantage, eh, pwede pa pala akong yumaman lalo. Gamitin ko itong yaman para mag-accumulate ng yaman. Eh, sobrang evil naman mga yan. Kaya ngayon, yung magandang bagay, nasusuka na sila. So, anyway, sana nakuha natin yung message, especially sa mga soul winner. Alamin mo ano yung kailangan nila. And then, kaya yun. Blessed are they who hunger for righteousness, for they shall be filled. Okay, so ganun din kayo. Pag naasal na kayo sa service, Bible na naman, feeling nyo lang, busog na kayo, pero actually hindi. Okay? Dahil pag batiting sa spiritual na bagay, sa knowledge patungkol sa Diyos, walang napupuno dito. Lagi tayong ano, kulang. Diba? Pwede yun? So, huwag na kayong mag-asawa, at least huwag nyo pakita sa akin na naasal kayo. Ah, Bible na naman. Pero basta basta naasal kayo sa Bible, sa spiritual things, I know for a fact na mali na kayo dun. Mali yun. Walang tamang dahilan para kayo magsawa sa salita ng Diyos. Amen? Next. Ready? Pakibasa po. Ready? Go. As a bird that wandereth from her nest, so is a man that wandereth from his place.
Yung sabihin natin. Kagaya ng ibon na, ano yung wonder? Lalakbay? Ano special sa wonder? Lalakbay, di ano yun? Travel. Ano yung wonder? Naghahanap? Ano yung wonder? Positive yan o negative? Negative yan, di ba? Ano natapos na tayo niya sa Proverbs eh? Ano? Ha? Parang nawawala, parang pag-alagala. Yan. Yan ang wandering. Di ba? Kaya yung lagi sa 40 years, they wandered in the wilderness. Di ba? Kasi pag ganun-ganun sila, hindi naman sila nakakatating sa ano. So, ganun yung mga Kristiyano rin, ha? Ayaw mag-mature. Mahirap yan, eh. Pwede sige, dito ka na lang. Wala. Noong nakita, wala pa nangyayari sa buhay mo. Tumatanda ka. Ikot-ikot ka lang. So, nang sabihin ngayon dito, a bird that wandereth from her nest, so is a man that wandereth from his place. Ano bang nest ng tao? Bahay. Amen. Tahanan. Ang isang lalaki, isang babae, ang isang mga bata, okay? Yung mga maraming pera, ang ginagawa nila, di makontento yan. Sabi nga ni Pastor dito, yung mga Amerikano, di yaman. Bibili, mag-stock ng mga ano yun, no? Pagkain sa bahay. Uy, dami natin pagkain. Tara, kain tayo sa McDonald's. Simple pa yun, ha? Yung ibang mayaman, travel. Diba? Kahit nagamitin yung pera sa gawain ng Diyos, ang pakailang mo dyan. Ikot-ikot kami, ikot-ikot. Eh, ganda dito. Ano nakita nyo doon? False. Ano nakita nyo doon? Dagat. Nakita ko na rin yan sa ano eh. Google Street View. Gumastos ka pa. Pinagyabang mo na sa Facebook. Yun yan eh. Especially ito yung mga nang nakikita ko dito, yung mga lalaki na walang pamilya. Okay? Maganda yung career mo? Sige lang. No, baka saya ka dito. May na ano ka dito. Alam mo na. Tawag dyan. Eh, yung panagutan. Yeah? Oh, doon na naman ako sa kabila. Nagkaroon ka na naman doon. Ah, dito na ako sa kabila. Ang saya siguro nung ganun. Masaya ba yun? Hindi, sabi sa Bible, hindi. Dahil isang ibon na pag-alagala, hindi maganda yun sa kanya. Hindi ko pala na-research to, pero alam ko ganun yun. Mayroon kaya gumawa ka na naman ng nest, di ba? Parang bahay. Ah, gagawa naman ng bahay, ibang babae naman. Uy, ang saya sa umpisa, bandang uli, buisit ka na naman. Hindi mo alam, ikaw may magproblema. Ang totoo dyan, ano? Kaya huwag kang kagaya ng isang ibon na gala-gala. Wala ka na accomplish, wala ka na bibuild. Diba? Parang yung dati namin, ano? Nasabihin mo sa, may kilala kaming ganun. Namatay na, tapos hinahanap kung sino ang pamilya. Ngayon mo yan. Pero outwardly, successful. Outwardly. Natira sa kung anong hotel. Kawawa. Anyway. Natututo ba kayo, mga bata? Inantok ko na. Sige, pwede magtanong, ha? Last. May basa po. Ready, go. Ointment and perfume rejoices the heart, so that the sweetness of man's friend by hearty counsel. Ano yung counsel? Tayo or mga salita na kapag build up sa kanya. So, nung ako po'y kabataan, yan nga, kaya na-appreciate ko sa church. So, minsan si pastor, nag-preach lang, di ba? Pero minsan pala, siya rin pala yung magandang lapitan pag ano. Kasi pag ganyan, dito lang siya,
gawan dyan. Hindi mo alam, ang dami na palang yung kaalaman. Na pag ikaw ay nabigyan ka ng counsel na yon, walang katumbas yun. Eh sabi dito, sino mahilig sa perfume dito? May mga putok siguro. Kasi daddy, mahilig ka ba dati dyan? Bagay, pera kasi si daddy dati. Nag-uwi yan ng mga magandang ano, perfume. Yan. Nakilala akong ganyan, mahilig sa perfume. So pag naamoy mo na kayo, bango ah. Kala ka natutuwa na, di ba? At wala naman sa ating ano, gusto na mabaho. Kanina sa pinanggalingan ko, medyo ano. Pero yun nga, ang inaano natin yung kaluluwa. Anyway, so ganun ka raw dapat, yun ang sinasabi dito. Kung ikaw ay maayos na kaibigan, di ba? Kung iniwanan ka niya, gantihan mo. Ganun mo ipapayo mo sa kaibigan mo. Niloko ka, lokohin mo rin. Hindi ganun, mapapahamang kaibigan mo. So, ang dapat na marinig sa'yo, yung kabubuti niya. Okay? Ang sinabing hearty dito, ano yan? Hearty. Galing sa puso. Galing sa puso, tsaka isa pa ay, ano yung associated sa pagiging hearty? Love. Love or tsaka, alam ko, kasiglaan eh. Masigla. Yeah, dyan lang ginamit. Okay, ibig sabihin, tama yung galing sa puso at yung mga kabuti sa kanya. Amen. At yung iniisip ko, habang binibigay mo sa kanya yun, excited ka. Yan. Happy. Kasi pag hindi ka excited, matakot ka na. Pag ikaw binibigay ng payo, inaantok-antok na, kinakwento mo yung problema mo. Tapos na, oh, tapos na ba? O sige, ganito gawin mo ah. O sige po. Hindi excited, ibig sabihin, walang pakialam sa iyo. Huwag mo na reason din. Ngayon, daming ano sa Bible. Eh. Sige, last. Ready, go. Thy own friend and thy father's friend for saying that neither go into thy father's house in the day of thy calamity, for better is a neighbor that is near than a brother far off. Okay, so medyo dalawang bagay yan, no? So una, syempre, pag may kaibigan ka, kaya nga kaibigan eh. Madalas, kaya kayo nagkaibigan, nagkaroon kayo ng time together, bonding. Magandang gawin mo, take advantage mo na rin yun, maging mabuti ka ng kaibigan. Ang hirap nung maghahanap ka ng maayos na kaibigan, hindi ka ng maayos na kaibigan. May wala kang may maturo sa ibang tao na, ito yung kaibigan kong maayos. Wala. Bakit kaya? Malamang, hindi ka maayos na kaibigan. Di ba? So, ba't yung father's friend mo? Ibig sabihin nga, kung kaibigan ng tatay mo yan, malamang mapapagkatiwalaan mo rin yan. Okay? So, parang may link ka sa kanya kasi yung tatay mo, kaibigan nyo ng tatay mo. Tatay mo, syempre, concern sa'yo, no? Mali. Okay, yun lang yan. Huwag kang maging makasarili na pag yung ibang kaibigan mo na kailangan, wala ka na. Pero bakit yung pangalawa dito is medyo na iba? Para sinasabi, sinong better, brother o friend? O neighbor? O syempre yung brother. Kaso nga, napansin ko yung iba, gusto nila magkakatabi sila, di ba? In a way, okay din yun. Kasi konting kalabit mo lang, may problema ka dyan na. Pero maganda rin daw yung independent ka. Kaya nakikita ko dito, syempre, yung mga karamihan, tumitira sila sa lugar na medyo malayo sila sa mga kamag-anak nila. Ngayon, pag nangyari yun, kanino ka aasa? Doon sa malayo o sa malapit? Sa malapit. Ibig sabihin, dapat hindi kayo masyadong isolated ka sa ibang taong na wala kang kaibigan dito sa malapit. Yun lang sinasabi doon.
you will be wise kung maraming kang kaibigan. Okay, so again, walang may compromise naman. So yun lang po yun, doon na tayo muna. Nakos na eh. May question ba kayo dyan? Mga practical advices lang itong Proverbs, pero malaman. Ang tinatabad si Stephen, may nakasundan mo ba? Dapat excited ka. Diba? Ang dami mo natutunan ngayon. Ha? Pagod ka kahapon. Talo ka naman. Ha? Bukas po yung prayer. Yung prayer request, yung urgent prayer request. Ah, lilista ko mamaya. Oh, i-ano nyo rin doon. Daddy, wala pa para bukas. Ah, sige. Ako na bala ka, Daddy. Text na lang. Ah, sige. Question? Let's pray pa kayo. Mga salamat po, Lord, sa inyong mga salita pa ngayon na mag-in, mga tapos namin. Proverbs, dami na pong pagpapala na kuha namin over the years. Pwede sa mga kabataan o practical advice, wisdom, Panginoon, na pinumpile ng inyong mga lingkod, Solomon and other kings. We pray na pulutan namin ito ng aral. Di namin na isang tabi, Panginoon. Magtiwala kami na dahil ito'y kasama sa Bible. Ay maasahan namin, magbibigay sa amin ng katalinuhan na kailangan din namin sa aming buhay, matanda man ng bata. So, okay, na maraming salamat po dito. Hindi po magagabay sa amin, gabi din yung salita niyo, Lord. At mga time na di lang yung mga magawa, kung di tumawag sa iyo, Panginoon, i-protection din po kami sa sakit, sa persecution, Panginoon, sa protector din at preserve ang mga tabaho, Panginoon, itong lockdown ito, magtapos na po, Panginoon, makalaman po ng mga tao kung ano gagawin dito, magtiwala sila, hindi takot sa kung ano man ito, Lord, kung sinadyaman ito, ay kahit ang yung nature ay lumalaban at aming immune system, Panginoon, sa inyong biyaya ay kaya nalabahan nito. Therefore, hindi natin sacrifice ang aming economy, personal at national, Panginoon. So, ito yung buwan niyo lang po kami, Lord, na realize namin ito yung kapatosan din sa amin ang bansa, sa mundo, especially, Lord, kung may mga wicked agenda dito ay ma-expose din sila, pagbayad sila, Panginoon, para hindi na ito mauulit sa mga sunod pang panahon, Panginoon. Kaya pong malulati yung Panginoon, kayo magpaprotekta ng mga malulati sa aming buhay. In Jesus' name, pray. Amen.